So again, my dear friends, to all of you out there, thank you so much. But today or this afternoon, we will talk about the importance of civil documents, the so-called birth certificate, marriage contract, and the death certificate. Yeah, thank you so much for coming in. Who's on the line? Would you mind to message the host? So again, when we talk of civil documents, we are pertaining to the following documents which are in the municipal or in the city civil registrar's office. The so-called birth certificate. Ayan, sorry. Marriage contract and the death certificate. So one time kasi, magtagalog na muna tayo. One time when somebody applying for a position or in the government, on that moment, he was not yet registered to the office of the civil registrar. So, and at the same time, yung papa niya, ayan guys, 2 million people in the house right now. The father was already gone, so that his parents, on that moment, they were not yet legally married, so that there is a need for that certain applicant to the government, wherein he must be legitimized. But it so happened that everything, all the important documents that prove that he is the son of that the late or the wife of the certain babae, ako na lang, ayan guys. So ayun, walang dokumento. Dapat sana, halimbawa yung picture dapat nung papa pati yung anak na nakahawak, or any documents na nagpapatunay, or tawag ito mga larawan or sulat man lamang na nagpapakita na yung anak or yung papa may sulat na kung baga nagsasabing I love you, parang ganun lang, or mga dedication niya habang buhay pa siya. So ayun, hindi siya nakapagrehistro kasi kailangan pa niya ang mga affidavit para sa ganun. Yun ang mga attachment ng document para makapagrehistro siya sa office of the municipal civil registrar. So in that case, hindi siya nakapag-apply. Sayang, magsusundalo sana siya. One time na naman, meron kaming kliyente sa office one time. She was then pambato sana ng Cordillera sa track and field. Hindi siya nakapag tawag dito, patay na rin yung papa niya. And on that moment, hindi pa siya nakapag-rehistro. Ayan, until now, hindi pa pala siya nakapag-rehistro, guys. Kaya, ayun, wala na. Ewan ko kung nakapag-asawa na yun. Ayan, make a shout-out. Sir Paksit Bilbil, thank you so much. Sorry bro, kasi medyo na-busy ako. Don't worry, I will come to you later, okay? Thank you so much. Ayan, isa pang importance ng civil documents. Yes bro, thank you so much. Ba't hindi ako makapag-jacket bro? Wait lang. Ayaw niya. Bro, may jacket ka na ba dyan? Hindi ako makapag-jacket. Nakahawak lang ako ng phone. I will just make a live for at least maybe 15 to 20 minutes for my update. So again, one time kasi yung parents ng both
ay both parents ay hindi pa sila, tawag nito, on the time na nakapag gumadmit na yung anak nila sa college, wala silang may papakitang marriage contract. Ayun, nag-apply na siya, wala pa rin. So, ang ginawa namin, kinumbinsi namin sila na para ikasal na, kasi matanda na nga sila, nakatatlo na rin sila ng anak. Ayun, at least nakatulong kami. Meron ako ngayon bagong case, lumapit sa akin yung sundalo. Last week lang ito, this is only last week, wherein nagpapatulong siya sa akin, pero ewan ko kung may ano tayo dyan, may tawag dito, may remedy tayo dyan, sir, sabi ko sa kanya, kasi pasensya na, pero kailangan natin ano ito, kailangan natin discuss ang mga ito eh. Yung mama niya kasi, kasal siya, tapos buhay pa yung taong pinakasalan niya, tapos yung papa nung sundalo na yon na nag-a-apply, ay sundalo na ngayon na active na siya, ewan ko, mga ano na siya, mga 3 years in service na po ata siya. So that, kailangan niyang i-provide yung marriage contract ng parents, yung mama niya, kasi para sa ganon, true, ano na lang yung acknowledgement na lang, USF, Republic Act 9255, that is what we call a PW to use the surname of the father. Kasi pag hindi niya mai-provide yung marriage contract ng mama niya, or yung mama niya mismo mag-provide ng marriage contract, hindi siya pwedeng makapag-dawag ito, hindi siya pwedeng i-acknowledge nung ano, kasi nga dapat may proven or andyan yung civil documents or yung documents na nagpapatunay na kasal siya. Para sa ganun, kasi ang gamit niyang apelyedo, yung apelyedo nung papa niya. Pero pag kukuha siya ng birth certificate niya sa PSA, dating NSO, ang lalabas sa kanya ay yung pangalan ng papa niya. Wherein wrong yun, dapat sa mama niya. Pero wala namang doon sa may documents na nagpapatunay na in-acknowledge niya through AUSF or the affidavit to use the surname of his father. Ganun po yun. Kaya dapat natin tingnan lahat ang mga yan. I am here to help you. Kayang-kaya natin gawin mga yan. Dati tayo sa may civil registrar's office. Kaya pwede nyo akong i-PM. Ayan, 7 million people in the house. Thank you so much sa inyong patamsak dyan. Maraming salamat. 9 minutes on the air right now. Thank you talaga. Nakahawak kayo. Pagod na yung kamay ko. So, going back to that, yung palarong pambansa player dapat natin. Until now, ewan ko kung nakarehistro na siya, pero feeling ko lang, wala pa kasi ina-update ako ng mga office mate ko kapag pag may ganong kasi... alam nilang ako, Balog, Inilocano. Concern tayo sa lahat ng mga ganyan, kasi one time yung batang yun na umiiyak sa office one time na, diba, scholar dapat siya, pero until now wala pa siyang birth certificate. Kaya dapat, please naman, mga parents natin, mga dyan, mga nagpaplanong mag-asawa dyan na walang please naman, maawa kayo. Ang dami ko ng kakilalang ganun nangyayari sa mga birth certificate nila. Alam nyo ba guys? Yung mga people na yun. Sayang mga pangarap nila. Puro pa naman silang tawag ito. Mga potential sana maging let's say, public servant natin, or maybe magiging presidente sila, ha? Kasi alam ko ang dami ko nang natulungan sa office, as in ang dami na. Hindi ko na alam kung paano ko sila tawag ito. Basta at least nagagawa tayo ng medyo maganda sa kanila. Ayan. So again, sa mga gustong... Ayan, sa mga may mga problema sa mga birth certificate nila, marriage contract, meron akong video. Ayan, 8 million people in the house. I have my
I have my 7 million na. I have my video about the ano ba yun? Yung video ko which is requirements in registering our birth certificate. Andun lahat. Panoorin nyo lang dun. Nasa video ko yun. Tapos yung how to correct typographical or clerical error sa ating mga birth certificate. Meron din po. Manood lang po kayo dun. Para ma-update o para alam niyo yung mga ano, alam niyo yung mga ayan, mega love shout out Alma Morado. Thank you po. Thank you so much. Baby Charing, ayan, mega love shout out. Mega love shout out sa iyo. Again, ayan, mega shout out po sa mga andyan. Ayan, mga taga Danish. Danish pizza, pizza, ano ba yan? Hindi ko alam. So, I have also, again, my, shall I say, my video on how to correct or the different process on how to correct our misspelled or wrong place of period in our birth certificate. Meron ako yan. Mega love shout out po. Paxit Builder, thank you so much again. Thank you talaga sa iyong paharang-harang dyan. So next time, I will i-ano rin natin, i-upload din natin or i-ano din natin ang ating change of first name. Para sa ganun, ma-update tayo, alam natin yung mga birth, yung mga documents i-provide bago natin i-correct ang ating maling pagka-spell or maling sex or maling tawag nyo? Maling mga entry sa ating mga birth certificate. Again, ayan. So, going back, balik tayo sa importance of civil documents. Meron ako one time na ka-experience na naging teacher na siya. Teacher na siya sa, ano, sa isang elementary school. Wherein, ang daming, tawag dito, ang daming entry na mali sa kanyang birth certificate. And at the same time, hindi yung alam niyo ba yung ano yung item ng date and place of marriage of parents? Ayan, yung date and place of marriage of parents. 7 million people in the house right now. Thank you so much again. 8 million na. Thank you talaga. Doon sa my date and place of marriage of parents, ang ano doon, ang entry doon mali yung date. Mali yung date ng date of marriage doon. Pero yung tama nandun sa may marriage contract nila. So, alam nyo ba ang nangyari? You know what happened? Ayan, before sana sa graduate? Or mas madami pa akong alam. Mas madami akong alam na experience. Meron yung nag-a-apply na siya sa government. Hindi pa maayos-ayos yung kanyang birth certificate. So, ang nangyayari sa kanila, walang nangyaring application, walang nangyaring hindi siya na-hire. Again, this is a wake-up call to all parents, to all concerned citizens dyan na dapat nating ibigyan ng importance ang ating mga dokumento, ang ating mga civil documents. Para sa ganun, hindi kawawa ang mga anak natin. I will cite an example. One time, when I was still in the office of Municipal Civil Registrar, yung isa na namang sundalo, alam nyo ba ang problema niya? Alam nyo ba ang problema niya? As in problema niya?
registered na nga siya. Pero alam niyo ang ano niya? Alam niyo ang kanyang ang kanyang birth certificate? Doon sa may ano niya, doon sa may anong item ba 'yon? Hindi ko lang ano. Hindi ko lang maalala. I think ang item na ano niya ay doon sa may same din po pala, sa may date and place of marriage of parents. Mali po talaga yung entry. So saka napansin nung mga taga or yung mga taga-eskwelahan noong siya'y papagraduate na siya. Alam nyo ba ang nangyari? Postpone ang kanyang hindi naman graduation, yung tawag ito. Hindi pa siya nabigyan ng kanyang transcript of record. Now which is kukunin dapat niya para sa ganon i-apply, mag-a-apply niya sa right after graduation. Kasi doon sa amin, in our municipality, I am so proud to tell you that lahat ng mga or all graduates, even 2 years graduate in college, they are all hired under job contract or job order on their contract in their position. Ganun po kabait yung aming mga municipal or ang aming mga tawag nito, aming mga municipal government official, ang aming butihing mayor, even our provincial governor, ganon siya, sobra sang kabait. Kaya ayan, again, this is a wake up call to everybody that we must, kung ano man yung sasabihin ng mga taga-civil registrar, sila kasi ang nakakaalam, huwag tayong magpaturo sa kahit sino man dyan, kasi mas alam nila ang trabaho nila. Parang meron akong magsisisi na umalis ako doon sa office, kasi sa office ngayon parang wala akong natutulungan. Gusto ko talagang makatulong ng kapwa-tao. Gusto ko talagang as in na makagawa tayo ng kakaiba. Kasi alam nyo ba yung napaano natin, yung nagawa natin ng remedy, yung kanyang birth certificate na naging ano na, naging teacher na. One time when I traveling, going to my sa asawa ko pala, tumambay ako doon sa kanilang bahay, dumaan ako doon pala, ewan ko kung bakit ano, bigla silang nakayakap sila sa akin. Sabi nila, sir, thank you so much. Sabi nila, maraming salamat sir. Naiiyak sila kasi kumbaga parang ako yung reason kung bakit naging teacher na yung anak nila. Tapos meron na rin silang nakagawa na rin sila ng bahay. And sobra umiyak yung mag-asawa. Sabi ko naman sa kanila, auntie, manang, sabi ko nang ganun. Wag naman ganyan kasi trabaho ko lang yan, sabi ko nang ganun. Pero sabi naman nila, sir, sobra kaming nagpapasalamat sa iyo kasi kung wala ka, kung wala yung tawag ito, yung pagdadala mo ng mga dokumento para ipapirma doon kay attorney, hindi ganun kabilis yung ano na ng anak namin, yung proseso ng ano ng pagpapakorek ng maling entry doon sa may ano, sa may birth certificate na, sabi nila. Ayun. We were touched on that kasi ayun nga po, sobrang ayun, pati ngayon medyo ano tayo kasi 'di ba yung feeling mo na nakatulong ka sa kapwa, yung feeling mong sabihan ka nang ganun, thank you sir, kasi without you, no, kung wala ka, kung wala yung sakripisyo mo, wala kami sa ganitong estadong buhay ngayon, sabi nung mga magulang. Do I have to mention them? Mr. and Mrs. Agarpao ng ngayon. I-mention ko na lang para sure tayo. Malang trabaho, PI. Trabaho ko yun, wag kayong mag-alala.
And I am still here for you to serve you. Basta kaya ko lang. Ayan, marami pa rin nag-PPM sa akin. Ang daming nagme-message sa akin on how, kung paano. At then at the same time, sinasagot naman natin or binibigay natin ang ating number para sa ganun pwede silang tumawag ano yung mga requirements. Kasi most cases kasi, lalo yung mga ano, yung mga hindi na nga nakatira sa amin, yung mga magpaparehistro na pupunta sa lahat doon na without any requirements, which is wrong yun mga kapatid, wrong yung akbang natin na gano'n. Dapat before we go, para hindi na tayo pabalik-balik, ang dami dyan na natulungan natin through our YouTube channel na ayun. And I want na gano'n, gusto ko yung gano'n na nakakatulong tayo. Kasi what is YouTube channel kung what is ano ang kasikatan mo kung wala ka naman ginagawa sa kapwa mo, di ba? Ganon ako magmahal ng kapwa. Kaya sa mga ano diyan, mga kapatid na din diyan, manood na sa mga videos ko. Wag na yung mga videos na iba, basta yung mga about civil documents na lang, about the government na lang, kung paano natin gawan ng solusyon yung mga ganun para hindi tayo madoble sa oras or either tawag nito time consuming, kasi sayang yung mga ano natin, lalo ngayon medyo nagka-problema ang buong mundo kahit sa ating lugar sobrang nagka-problema na po. Kaya please lamang po manood na kayo sa mga different requirements on how to register our civil documents, especially birth certificate, because we do believe ang birth certificate is the most itong dokumento na ito ang pinaka number one na dokumento para nagloading tayo. Guys, pasensya na. 7-8 million people. So, once again, before I end up ngayong araw na ito, thank you talaga. Ang ating, ano, kung paano natin i-rehistro o paano natin may correct or gaano ba kaimportante ang ating civil documents, kasi kailangan natin magkapangalan, kailangan natin our identity, we need our identity for us to be able na kilala tayo. Then at the same time, may mga tao kasi na ano, ginagamit na yung pangalan ng kapwa tao, which is ano, delikado sa kapwa natin. Ayan, 10 million people. So nagmamakaawa ako sa inyo guys na tulungan natin ang nagpaplanong ano magpamilya diyan before going to that particular situation. Dapat alamin muna natin ang ating kalagayan para sa ganun di kawawa yung mga ano. I am always advising na alam nyo ba, pinapayuhan ko yung mga ano, lalo kasi I am also a member of the dati po Premier's counseling team. Ako po yung ang topic ko po doon is responsible parenthood. So before going to that particular relationship or situation or status in our life, dapat alam natin yung kung ano yung mga hakbang para sa ganun hindi kawawa ang pamilya natin. And I always advise yung mga ano, may mga anak na bago pa lang nag-a-apply ng kanilang mga marriage contract sa office. Alam nyo, sabi ko sa kanila, yung mga anak nyo, regalo yung mga yan. Kasi yung mga yan, sila rin ang magbibigay sa inyo ng magandang ano. Kasi, totoo naman yan. I have also, ayan, proud ako magsabi sa pamilya ko dito, ayan, dito sa bahay sa May Luna. Touch ako pulos. Tuloy, touch na touch. Ayan, naging 26 minutes na po tayo. Ayan, ayaw natin umalis kasi 8 million people pa rin ang taong nakaantabay sa atin ngayon. Thank you so much. Thank you. So,
balik ulit tayo sa importance of civil documents. Huwag natin pabayaan. Magbibigay pa ako ng one example para before we end up, 26 minutes na po tayo. Magte 30 minutes na lang tuloy. So ayun, before I end up my live streaming today, magsiset pa ako ng isang example. One time sa office na naman, umiiyak yung both parents. Iyak sila ng iyak. Kasi nga, di ba hindi pa registered yung anak nila? Tapos, parang ano ba? Parang, ayaw ko magkwento. Takot ako magkwento. Natatakot ako, baka may maano tayo dyan. May mga makuha natin dyan. Ano na lang, isang example ko na lang, yung slide na lang. So both parents, di ba, yung gamit nung anak na apelyedo is a mother. Ayaw ko to. Natatakot ako dito. Takot talaga ako dito. Wag na lang. I-ano na lang natin yan. I-set aside na lang natin yan. So, isang example na lang ng importance of civil documents. Ang dokumento kasi, lalo ang birth certificate. Alam nyo ba? Pati ako, may problema ang birth certificate ko. Mali yung may islas doon sa may G-A-L-L tapos may islas doon. Islas na tapos mali yun. Buti na lang hindi napansin ng napapansin. Pero I am going to correct it. Anytime pag may pera tayo. So sa pagpapakorek pala ng typographical or clerical error ng ating birth certificate, hindi lampas ng 1,000 talaga ang bayad. Uniform yan, nationwide po yan. Walang additional bayad dyan, 1,000. Typographical error lang or clerical correction of entry. Ayan, kung singilin kayo ng 1,005 or lampas ng 1,000 plus, sa hindi yun counted, 1,000 lang talaga. Depende lang kung kailangang tawag nito, kung ibobusun pa or ikaw na mismo, kasi hihingi talaga sila ng sabagay may resibo naman yan, ganun naman sila dun. Huwag kang mag-alala. Sa office namin dati, proud na proud ako kasi talagang ginagawa nila yung mga hakbang nila para makatulong sa ating mga kababayan na wala pang mga dokumento na kailangan sa pag-apply or sa bawat natin, sa hakbang natin sa ating buhay. So again, sa inyo pong lahat, maraming salamat. 5 million pa rin tayo dito sa bahay. Ayan, tinitingnan ko kasi yung ako masakit. Yan, tingnan nyo kami de Luna. Ayan, tomorrow, aakyat ulit ako dun sa amin na walang kasignal-signal. 8 million people pa rin tayo dito sa aking bahay. Thank you so much. Magdikitan na kayo dyan. Andyan pala si Ma'am Leia May. Mega love shout out sa iyo, Ma'am Leia May. Hindi ako makapag-jacket. Ma'am Leia May, thank you so much. Iran Dangan, nakapshoot signal bro. Nana PD, ayo, busy lang. Thank you so much, Ma'am Leia May. Thank you talaga. Ite, maala magbuya, hindi yung aduma, 7, ayo ma. Ayan, naging 31 minutes tuloy tayo, guys. Yo, Aaron Dangan, sakbay ang mga tawa. Bago tayo mag-asawa, dapat alam na natin yung mga responsibilidad natin, kasi sayang yung mga pangarap ng ating mga anak.
sayang yung kanila ang mga nisimulan. May mga ano dyan, may mga graduate na dyan or about to be graduate or high school. High school pa lang sila mag-aasawa na dahil wala silang birth certificate. Wala silang may papakita sa kanilang mga eskwelahan. Ganon ka-importansya. Ganon ka-importante ang ating birth certificate. Kaya, please lang. May kilala pa ako dyan ba, mga kapatid na mag-high school pa lang siya. Mag-high school pa lang. Nang dahil wala siyang birth certificate. Ayun, hindi na siya nag-high school. Nag-stop na siya ng high school kasi niya wala siyang birth certificate. About to graduate siya ng elementary pero hindi siya nakagraduate kasi wala siyang papakitang birth certificate. Ganon ka-importante ang ating birth certificate. Lalo ngayon, mga kapatid, tawag nito ng grade 1. Dapat may birth certificate na yan kasi kailangan yan para correct ang ating mga entry doon sa mga record ng mga teachers natin. Kaya please lang, I am soliciting na mga anak. May pangarap dyan, nawawalan sila ng pag-asa, kaya ayun. Imbes na sila sana yung magiging ano natin, sila sana yung magiging mga leaders natin. Nag-NPA na lang kasi nga wala siyang birth certificate, ang dokumento sa kanilang mga eskwelahan. Kawawa yung mga anak natin. Kaya ayun, emotional ako kasi ang dami ko nang kilalang ganon. Lalo yung ano, may asawa na pala yun, yung bata na may ano. Sayang yung pangarap niya. Sayang ang mga pangarap ng ating mga anak, kaya please lang mga kapatid, huwag tayong gagawa ng kilos kung hindi natin kayang panindigan. Magmahalin natin ang ating kung anong bigay ng Diyos, mga anak natin, bigyan natin sila ng tunay na pangalan, bigyan natin sila ng kanilang identity, ng kanilang pagkakakilanlan para sa ganun hindi sila kawawa. Again, salamat sa 4 million people. Sa video mo, Madam Leia, kay ano, Aaron Dagdan, kay Paksit Bilbil. Sa mga andyan, marami palang tao dyan, 7 million, mega shout out. Mag-message kayo para i-shout out po kayo. Message lang, please guys, para ma-shout out ko po kayong lahat. At kanukid, maamoy mag-message, ang langin. Kanyala po, mama, no, kung may tulay, di ano. Sigala na dayo. Ma-message lang para ma-shout out ko kayo before I will end my... Ayan, 9 million. Thank you talaga. Sino yung bagong pasok dyan? Salamat naman sa patamsak. Thank you talaga. Thank you. Ayan, JM Montalban. Mega shout out. Guapo. Kumusta na you? How are you? Today, tomorrow, and the life after that. Pa-end na po ako, bro. Pa-end na po ako. Pero ang daming yung pumapasok ngayon. Nag-try lang ako. Or hindi pala nag-try. Naisipan kong mag-live about civil documents, about importance of civil documents. Anyway, anytime, pag magla-live ulit ako, I will still talk about how to do or how to process our civil documents, especially birth certificate, because birth certificate, the most important documents we have in our daily life. Hindi tayo makapag-apply or hindi tayo makagraduate. Then at the same time, sa office namin, kung wala kang birth certificate, pag mag-asawa ka, kailangan din namin yan. We need that birth certificate para may basis kami para i-ano ka namin. Tawag ito, i-interview namin kayo. Kasi kailangan talaga yan. Yung mga sinaunang tao nga, ngayon, yung mga 80 plus na ngayon, niregister o daito ah. Nirehistro po sila noon
2003 ata. First time ko magtrabaho sa ating ano, sa ating government. Ayan, nasingan mo yan, Luna. Yes po, J.M. Montalban, thank you so much sa iyong keep safe dyan, bro. Sa nanonood na yun ay sila Gretchen Calao, si Janice Balalio, si sino pa? Bilangan ko, ditang kiti. 1, 2, 3, 4. Ayan, hindi ko na makikita yung ano, hindi ko na ma-shout out yung iba kasi nga hindi kayo nagme-message. Message lang po para mabasa ko naman. So, again, this is a wake up call. Before I end up, magpo 40 minutes na lang tayo, 37 minutes. I would like to call the attention of all yung mga may mga anak na dyan, yung mga may mga anak na hindi pa nakarehistro, manood na kayo sa ating mga video, sa videos natin. Meron tayo dyan importance of civil documents meron tayong video dyan na about the different requirements on registering our civil or different requirements in registering our birth certificate. May video ako dyan, hanapin nyo lang. Para maano kayo, para ma-aware kayo sa mga dokumento na i-prepare nyo para hindi ka kayo pabalik-balik sa inyong mga lugar. Again, magpababay na po ako. Ayan, 40 minutes na po. 38 minutes na po. Bye-bye! Magbabay na po ako. Gabing-gabi na po. So sa lahat po, before I end up again, thank you so much, Paksit Bilbil. Aaron Dangan, bro, thank you so much. Bumalik ka na, andyan ka na, bro. Si Ma'am Leia May, ang ating tinaguruang Bangs of the Year. Miss Universe 2021, Leia May. Miss Leia May. And our judge for tonight, J.M. Waltalban. From Quezon, from Makati City. And of course, our panel of judges. Ayan, nandiyan na tuloy yung ano, yung... Ayan, 10 million! 10 million patamsak, thank you so much. Thank you talaga. Sino ba kayo? Hindi naman kayo nagme-message, hindi ko kayo maano. Ayan, mega love shout out Bisayang Gamay Vlog, Tamsak Dan host. Sabi niya dito, thank you so much bro. Ayan, dikitan mo na yung mga yan bro. Magdikitan na kayo bro. Ay, dikitan mo yung mga yan bro. Hindi ako makapag-jacket bro. Hindi ko alam kung bakit. Bigla-bigla lang. Bisayang Gamay, asan ka ba ngayon? Nasa ano ka ba? Kalanasan or Apayaw? Dito ako sa may Luna bro, sa may misis ko. Kaya medyo maganda itong ano internet natin. Pero bukas balik tayo sa Kalanasan. Yan kanila message, hindi at di dama. Alo. Ayun, 40 minutes sa kudlangin. All messages are visible. Ayaw at Dima. Ayaw. Kailan bro? Kailan kayo balik bro? Akyat ako bukas bro sa Kalanasan. Pangit doon bro. Ang hirap ng signal natin doon.
di ako makapag-jacket kaya, bro. Ba't kaya? Ayan, may galab shout out kay Malvic Cooking. Hello, madam. Thank you so much. Thank you talaga sa iyong ano, pagbisita. Okay lang po. Okay lang kahit late. It's better late than never according to sa kasabihan natin. Ayan, 8 million. 8 million. Thank you so much talaga sa iyong ano, pagbisita. Ma'am Malvic, mag-ano na po ako. Mag-i-end na po ako. Bisayang gamay. Vlog. Ayan, dikitan mo yung mga yan. Mga yan, bro. Mga tunay na mga kapatid yan, mga legit people in the world. Indeed. Indeed. Ito naman, madam ka naman, alam naman, sir, ma'am, Malvic. Indeed, I do appreciate the way on how you express yourself, especially when you do live and on all your videos. You're so fantastic. Look, I'm just kidding. Ayan, thank you so much talaga. Thank you so much, kapatid. Mamaya kapatid. Or bukas, andito tayo ulit. Para makapag-sukli at makapag-ganti sa inyong mga kagaitan dyan. Ayan, 7 million. Ay, abulog. Uy, malapit ka lang dito sa may ano, bro. Malapit ka lang dito sa kinaroroonan ko na yan. Dito ako may San Isidro Luna. Agasidig na lang, bro. Mas ano lang. Mga 5 minutes ride. Ayan. Mag-i-end na po ako, Ma'am Malvic. Bisayang gamay, JM Montalban, Leia May, Paksit Bilbil, and Aaron Dangan. Thank you so much. God bless po sa inyo. Mag-i-end na talaga ako. Time to say bye-bye. See you again. Anytime. Bye-bye na po. Bye-bye. Good night. Gabing-gabi na oh. Ayoy, apo. O sige ho, sige ma'am. Sige, pagbigyan kita. So, I will talk about the different requirements on how to correct our wrong entry in our civil documents, especially to our birth certificate and marriage contract. Galit. Ayan, lipat tayo dito sa may ano, sa may mailaw. Wala na tao tuloy. Ah!
madilim na. Maghanap tayo ng first home. Ayan guys, when we talk of our documents on how to correct our wrong entry in our civil documents, especially birth certificate, marriage contract, and death certificate, the different requirements are the following. Number one, ang tinatawag nilang memorize na memorize ko. Yung authenticated civil documents na galing PS ay mismo yung i-correct natin. So the authenticated, meron akong sample sana pero madilim, nasa bahay kasi, kailangan yun, yun ang i-correct natin. I-xerox natin yun ng 6 copies para sa ganun. Doon ilalagay yung tawag nito, yung annotation. Number 2, ang pinaka strongest dokumento para ma-correct natin yung maling pagka-spelling o maling entry sa ating birth certificate ay ang tinatawag nilang baptismal certificate. Yan po, baptismal certificate. Yan po ang pinakamalakas na dokumento para i-correct ang ating maling entry sa civil documents natin. Pangatlo po, school record. Ano yung mga school record? Yung mga transcript of record, card. Pangapat, valid IDs. Ano yung mga valid IDs? Gaya ng school ID, driver's license, company ID, or any valid ID, gaya ng TIN ID, or any valid IDs. Ang susunod lang, titles. Kung ano yung mga land titles na naipangalan sa atin, pwede yun. Pangdagdag natin ng ating pagpapakorek. Ano pang mga dokumento? Medical records. Yung mga correct lang ha, ang provide natin. Kasi baka mali yung pagka-spelling. Limbawa, ang pangalan ko, nagkamali yung last digit. Let's say, U ang nakalagay, imbes na O. Dapat ang medical record ko is correct. Correct dapat siya para sa koron. Yun ang magpapakorek. Magpapatunay. Ano ko po? Clearances. MBI clearance. Police clearance or any clearance. Or lahat ng dokumento na mayroon tayong pangalan doon, lahat ng ano. Halimbawa, kung ang i-correct natin ay pangalan natin, dapat yung dokumento na i-provide natin na pang support sa ating petition, sa ating birth certificate, andun yung pangalan natin na correct ang entry. So again,
at least dokumento na i-provide. Pero kailangan natin prerequisite, kailangan talaga ang BAP ng pagpo-correct natin ang ating birth certificate or maling entry sa ating birth certificate. Yan po yung mga requirements natin, guys. So how to file it? Paano ang proseso? Pag na-complete mo na 'yon, kukunin na ni registration officer para sa ganun ipa-file. 10 days posting po siya. Bago pirmahan ni civil registrar, 10 days posting, babalikan mo yung petition mo. Then after 10 days posting, pag na-review na ni civil registrar, kukunin mo na doon or pipirmahan mo na yung petition form mo. Ipirmahan mo na mismo doon sa office. Then makukuha mo na yung file or yung petition form na ipapadala mo doon sa central office ng ating Philippine Statistics Authority. Pwede mo rin through LBC, through DRS, or through our mail para hindi ka na mahirapan. Or pwede rin yung taga-civil registrar mismo ang magdadala or sila na mag-send dun sa my PSA central office. Pwede yun, guys, pwede. So ang payment 1,000 lamang po. 1,000. Ayan, Malbit Cookie, mag-end na po ako, po, kapatid. Medyo gaming gabi na, iabot ko na lang ng 1 hour 55 minutes na ako, 5 minutes na lang ako sa area, ha. Ano pa yung mga proseso, ano pa yung dapat gawin sa ating pagpapakorek? Medyo mas madali kasi yung typographical or clerical correction of entry versus or contra doon sa may tawag ito, change of first name and change of sex. Hindi po sali ang date of birth. Proper court po tayo dyan. Where to file our petition, ang ating petition sa clerical or typographical error entry sa ating office mismo ng municipal civil registrar or city civil registrar. Doon tayo magpa-file ng ating mga petitions. Ayan, 56 minutes na po tayo, para 4 minutes lang po, guys. Salamat sa 4 million, Ma'am Malbik, thank you talaga sa iyong suporta. Ayan, may galab shout out kay Anthony Homer, ang tinaguri ang biker of the universe. Awan si Nagin Opol. Adanta, ay gakita na ko may mati maopol. Sana kita Luna. Hello, Maddy.
Diyos, ba't di ma... Why do you love have the honor or hayang biker of the universe in the most fastest and loveliest and most of all approachable in the life of all people in bio? So again, I have to say bye-bye and time to say goodbye, to say goodnight, and God bless. May you have more bikes to bikes. Yes, thank you so much. I say bye-bye and have a peaceful night. Salamat 13 sa 13 na yan. Kape na yan. Tangka mapayin, bro. Ayan, help me to welcome our pambansang Ginoo ng ating. Ang pambansang Ginoo ng YT Live. ROD is not TV. Help me also to welcome once again our best in all, or best of all, or best in cooking, Miss Karuba PH. Leonel Benintitay Multana. Yappy. Ang dila. Yan, hindi na ako madilim. Again, I would like to call my secretary to invite her for tonight's live. Miss Karu No, not brown out, but I am here outside my house. Punta ako po. Sino mag-i-address? Puntahan ko po. Don't let your... Because you know your nose is... Thank you.
Ayan, thank you so much. Thank you, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. God bless. Caruba PH, Malbic Cooking, ROD, Anthony Homer Cycling, Leia May. Sino pa? Si Marie 143, ang alagad. Si JM Montalban, si Aaron Dangan, si Maxit Bilbil. Ayan, salamat, salamat. Bye-bye. Love you all, guys. Bye-bye.